So for today's video, guys, we're going to tackle about yung mga steps and then tips na pwedeng yung sundin kung paano dumami yung supply ng inyong breast milk. So if interested ka, kamamshi, keep on watching. So yun nga, guys, share ko sa inyo ngayon yung mga steps tsaka yung mga ginagawa ko kung paano up until now is continuous pa rin yung breast milk natin and kung paano nag-increase yung ating gatas. So, unang-una, guys, this is very important talaga is yung self-love. Self-love kasi kailangan po nating magpahinga, kailangan po nating i-avoid as much as possible po yung stress. I know, guys, na hindi natin maiiwasan talaga yung stress, especially ngayong pandemic, pero as much as possible po is iwasan natin yung sobrang stress. Kung kailangan po natin humingi ng tulong sa husband natin, sa family natin, please gawin nyo po. Kasi naranasan ko na rin po yan before na parang akala ko kaya ko pa rin, kaya kong i-handle, pero yun nga po is ang naging result niya is super stress po ako and then nakaka-apekto po talaga siya sa supply ng gatas. And then second po is yung mga vitamins. Very important din po ito, lalo na sa mga bagong panganak. Kailangan po nagtitake po tayo ng vitamin D, iron, folic acid, and calcium. Especially calcium po sa bones natin. At tandaan nyo po na yung mga kinakain natin, yung mga tinitake po nating vitamins, yun din po yung naishishare natin kay baby. So, kailangan din po yung mga kinakain natin is very healthy po talaga. I-avoid din po natin ang uminom at uminom po ng alak syempre at mag-smoke. Sobrang nakaka-apekto po talaga ang pag-smoke sa supply ng gatas. And then at the same time po, hindi po healthy kay baby syempre yung second hand smoke po kasi yung magkukos nito. And then, third po is yung anti-latch. Ano nga po ba ang anti-latch? So, for this one naman po is hayaan lang po natin si baby na dumede hanggat kaya niya. Kasi po, ang katawan po natin is, ang ating milk production po kasi ay isang demand and supply. So, the more po na yung katawan natin is nangangailangan ng gatas or si baby nangangailangan ng gatas, the more po na dumadami yung supply ng gatas. Yung katawan po natin is parang automatic po siya na nagpo-produce ng maraming milk kasi ito po yung demand. And then next po is yung mga capsule at saka herbal. This is very important them. Yung mga capsule po before, nagtitake ako ng malunggay capsule. So, may mga nabibili po sa Mercury or sa grocery. I'm not sure kung mayroon sa grocery, sorry. Before kasi sa mga butika or sa Mercury tayo nakakabili. Nagtitake ako before ng 2 capsules a day. Ito yung advice ng aking OB. And then ngayon is once a day na. So, again, make sure lang na magkoconsult muna kayo sa inyong OB bago kayo mag-take. And then also, nagtitake ako ng, if familiar kayo sa malunggay leaves, yon ang ginagawa ko is, hinahayaan ko lang siya mag-dry for 2 to 3 days, and then yun po yung ginagawa kong tea. Ginagrind ko lang po siya, and then every morning or bago matulog, yun po yung aking iniinom. Aside from, nakaka-increase po siya ng supply ng gatas, it's very helpful din sa akin kasi nakiklense po yung ating katawan. Yun po. So far, yun po yung mga tips ko kung paano mapadami yung ating mga gatas. So, kung may mga steps po kayo, may mga tips po kayo na gustong i-share na wala po sa nabanggit ko, pwede nyo pong i-comment para makita po natin and then we can include po sa ating next vlog. So again, guys, thank you so much for watching. I hope nakatulong po ako
sa inyo sa mga steps na shinare ko para ma-increase po or mapa-increase or continuous pa rin yung supply ng inyong gatas. Thank you guys, and I'll see you again in my next video. Bye!